Mahilig ka ba sa dogs, motorcycle modification, or even nature? Sakto para sa yung video na to. Yo, what's up? Good morning mga chong, no? So, dito na naman tayo sa UP. Woo! Yun nga, no? Ba't puro UP, no? Baka yung mga nakapanood na nito, ba't puro UP? No? Kasi una-una mga chong, pinakamalapit. Pinakamalapit siya. Madaling puntahan. Tsaka ang ganda kasi, malinis dito mga chong. Napakalinis dito, promise. Ito nyo ba yung nakikita ko? Target lock. So yun nga, no, balik tayo sa ano. Tapos hindi lang sa napakalapit, hindi lang sa napakadaling puntahan mo. Napakatipid pa sa gas. Diba? So, lalo ngayon, no, mahal na ng gasolina. Hindi na maganda. I'm inspired by thirst. So yun, nga pala mga chong, may kukwento ko sa inyo, no? Meron tayong mga puppies na pipitapin. Kasi yung tatlong inistad ni Gamo nung February, nakapanganak na yung dalawa mga chong. Bali, ang aantayin ko na lang mga anak ulit. Yung isa. So ayun, no. Kahit pa paano meron tayong inaantay-antay na puppies. So abangan nyo yun mga chong. Tapos yung ano, ayun nga, no? So tinitraining ko rin si Teyang, no? So ngayon pang week 2 na niya, going week 3. So mag-upload tayo ng ano niya. Tsaka na pag marunong-runong na siya. Kasi kawawa naman pag di mo naturuan yung aso mo, eh. Alam mo yun, mukha siyang anga-anga. Hindi niya alam kung ano yung gusto mong iparating sa kanya. Hindi mo siya makakausap. Kaya yun. So kapag ka ganun, wala. Mahirapan kang i-command. May isang linggo rin akong hindi nakapunta. Kasi nakaraan. So yun nga, nung nakaraan, dito rin ako, no. Kaso hindi ko pa na... Ayun lang, nakakatawa lang. Meron tayong puppies. Abangan nyo yun mga chong. Tatlong first pick yun. Tatlong dams. Tatlong dam yung nanganak. Sayang nga lang yung pangalawang nanganak kasi ano. Kasi nakunan. Ay, hindi nakunan pala ano. Namatay yung pito. Yun, namatay yung pito. Tapos may natirang dalawa. So yung sinend sa akin na picture nung dam owner kasi ano, eh, apat ata yung lilac doon na namatay. So sayang. Apat na lilac siya. Tapos yung nabuhay naman, isang brindle, isang lilac. Hindi ko nga lang natanong yung gender kasi hindi muna tayo dun magpo-focus. Kailangan mabuhay muna sila. So yun nga. Makahingal mga chong. Tapos yung isa naman, mga nganak pa lang siya this week. Siguro mga pang 5. Ano ba ngayon? 3? 4? O basta. Mga nganak siya ng 5. So, titignan natin uli yung mga puppies niya. Nakatuwa lang kasi ano. Yung dalawa nga pala doon mga chong, sa huling nanganak. Ako yung nag-shoot noon. So, proven na yung kamay ko. Shooter na ako konti. Konti lang.
Daming tao mga chong ha. Anong araw ba ngayon? Lunes? Martes? Ah, Martes. Daming tao ngayon. Ay, nalaglag. So, ayun no. Papakita ko sa inyo yun mga chong. Pagka pipick upin natin, isasama ko kayo. Doon mismo sa bahay ng mga may-ari nung papis. Saya ako mga chong, napakasaya. Swerte. Biro nyo, wala akong breeding ng ano mga chong kay Peachy. Tatlong beses po na siyang, tatlong heat cycle niya ang nawala, nasayang. Hindi siya nagtitake. Yun yung mamanigamo si Peachy. So yun nga no. Buti meron tayong gamo na pogi. May mga talaga nagpapaistad sa kanya. Actually mamaya ano eh. Ano ba ngayon? 3? Meron siyang istad ngayon. Ang bayad sa kanya is appliances. Eh yun nga, kailangan ko ng, alam niyo ba yung ano mga chong, yung JBL na SB350. Ayun, nagtingin ako sa Lazada. Sa ano? Nasa 20,000. Ano eh, 10 piso na lang, 20,000 eh. So, yun yung balak niyang i-ano. Yun yung balak niyang ibayad sa ano? Sa stud fee. So, okay lang kasi kesa bibili pa ako ng ano? Ng gamit. Di yun na lang ang gagamitin ko. Pareho lang din naman. Diba? So, sabi naman nung may-ari nun, talagang ano, talagang quality daw talaga, original yun. Hindi lang masyado nagamit dahil yun nga, nanganak yung asawa niya ngayon. So, yun. Ayun lang, para may pang sounds lang din ako sa kwarto ko. Pag nanonood akong TV. Ano kasi yun eh, Bluetooth na kasi yun eh. Tapos, may Bluetooth pa siya tapos pwede mo siyang i-connect sa TV. So pag yung JBL naka-connect sa cellphone mo at kinonek mo yung cellphone mo sa TV tapos nanonood ka ng YouTube, so yun ang lalabas. So, tingnan natin, pag-aaralan natin i-connect-connect yun. Madali lang naman yun. So haba na nalakad natin mga chong ha. Yun, wala lang, masaya lang ako kasi ano, may papi tayo, papis tayong parating. Yung isa doon sa kapitbahay namin. Yun kay Paring Jim Well, mga kababata ko 'yan. Ang napunta sa kanya, ang nilabas sa kanya is 5 solid blue papis. So, ang ganda, makikita niyo rin 'yun mga chong. Papakita ko rin sa inyo 'yan lahat. Tapos, sa pangalawa, ang lumabas is 9, kaso namatay yung 7. So, ayun. Dalawa lang matira sa dam owner. Ang masakit nun, pinasiis pa nila. Eh, huli na lahat kasi ubos na yung papi sa loob, nalason na. Nalunod na. So, yun nga pala, no, kapag nag-breed kayo, may mga puntis kayong inahin. Paghandaan nyo yung pangpasisaryan para hindi na mahirapan yung aso nyo. At the same time, mas mataas yung chance buhay lahat. Kasi gaya nun, lalong-lalo na sa ano ha, lalong-lalo na sa mga first time lang na-stud na mga dam. Nako, i-ano nyo yun. Pag ipunan nyo, i-CS nyo na lang para safety siya. Kasi hindi biro, imagine niyo nabibenta nyo yung puppy ng 25,000 to 60,000 sa ano to ha, sa packet to ha. Depende pa sa buwan yun kasi ako nag-out ako 2 months to 3 months old yun nga, 30 to 60,000. O so imaginein mo yun, mamatayan ka ng 5 puppies, 30,000 to 60,000 ng halaga. Eh magkano lang si Sarian? 15. So dun ka na. Doon ka na sa cesarean. Tapos pahinga mo yung aso mo ng
ano, ng isang, palagpasin mo ng isang stud ulit siya pag nag-hit. So, ayun, no? Hindi kasi biro talaga mag-breed yung iba, ano eh. Nag-ano kagad sila dun sa pera. So, kala nila ganun-ganun lang. Kasi nakikita nila sa iba, kumita, ay, nakabili si ganito ng ganito ganyan. No, mga chong, very wrong. Pag hindi mo, pag wala kang passion sa ginagawa mo at hindi mo mahal, lalo mga puppies, mga dogs yan, makukulit yan, tumatay yan, lilinisin mo, obligasyon mo yan. Parang bata yan, mga chong. Responsibilidad yan. So, pag may responsibilidad ka, kailangan yung focus ka dun. Diba? Huwag mong papabayaan yun. Kasi once na may, kunyari, hindi inaasahan, nagkasakit, yan. So, gastos yan, mga chong. Paano kung hindi ka handa, wala kang pera pang budget sa kanya. So, imaginein mo, magkakasakit yung alaga mo, tapos hindi mo man lang mapabet. Di kawawa lang. So, pagka ganun, mga chong, safety muna ng mga alaga natin, di ba? So, yun nga, balik tayo rin sa pagbe-breeding, no? Sa pagbe-breed kasi na yan, hindi ka after dun sa perang, ano, mapupunta siya. Hindi, to follow yan. Ayan na lang yan, eh. Oo, susunod na lang yan. Kapag parang ano yan eh, accomplishment eh. Kapag nagawa mo ng maganda yung bagay na ginagawa mo, merong ano yan, may sukle, di ba? So yun. Kapag naalagaan mo buti yung mga alaga mo, at the same time, di sila nagkakasakit, healthy sila, tapos dumating sa time, magbe-breeding ka na, no? So, yun yung sinasabi ko na andun na yung balik, di ba? Susuklean siya noon, susuklean kayo noon, kasi nga, healthy siya, nanganak na maayos. Pinaghandaan nyo, ready kayo sa lahat. Oh, after nun, andyan yung puppies. At the same time, tuwang-tuwa ka, masarap sa pakiramdam na may panibagong inaalagaan ka sa loob ng yard mo o sa kennel mo. Oh, di ba? So, pwede ka mag-iwan ulit or i-out mo yung lahat ng puppies mo. Hindi lang ko sa breed na inaalagaan ko ngayon. Sa lahat ng breed to. So, ayun, di ba? Wala lang. Masaya lang sa pakiramdam kapag nabuhay lahat, masigla lang sila, masaya, ano, healthy. Pati ikaw, masaya ka everyday na makikita mo sila. Magpapakain ka, maglilinis ka. Paglalaroin mo sila, nakakasama ka. Di ba? So yun yung punto nung ano, yun yung punto nung sinasabi ko, no. ang haba na ng kwento, mga chong, no. Basta ganun lang pag pumasok ka sa kahit anong breed ng aso at balak mo siyang i-breed nga. O kahit hindi mo ibinibreed, dapat healthy yan, alagaan mo yun. Yung mga ganun. Ganun lang, consistent lang, tapos maging consistent ka dun sa ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo. Parang trabaho rin yan, mga chong, hindi yan nalalayo sa trabaho. Papasok ka sa isang company na pumasok ka lang dun dahil sa pera. Oo, sasabihin natin andun yun, di ba? Isa yun sa ano eh, kaya ka nagtrabaho kasi isa yun dun eh. Dahil kailangan mong kumita. Pero kung di ka masaya dun sa ginagawa mo, nako mga chong, umpisa pa lang, mag-ipon ka na sa unang sahod mo at lumipat ka na. Pumunta ka dun sa gusto mong gawin, kung saan ka masaya. So, yun yung para sa akin. Sa akin, ano eh. Sa akin, bigla na lang to eh. No? So, nung bata ako, mahilig na talaga ako sa mga aso. Kahit sa kalapate, ibon, pusa, sa hayop. Depende sa hayop, ha. Mahilig na talaga ako dyan, mga chong. Tapos, ayun nga, ito, dumating yung panahon. Siguro, nasa 5 years na rin ako na naga sa mga pure breed, ha. Kasi simula bata kasi kami, ako, elementary days, high school to college days, hanggang sa nagkatrabaho ako. Hanggang sa nabuo si Ishan. Kilala niyo si Ishan?
Siya yung kasama ko dito sa UP din. Anak ko yun. So, yun, no? Bigla na lang. Ngayon na, nag-focus na ako dito. Pero before, mga chong, trabaho ko. Sa akong kitchen staff, tapos kusinero. Matagal ako naging kusinero. Tapos, biglang nabago eh. So, yun. Full-time breeder, tapos sinasabayan ko ng mga kung ano-anong racket din eh. Tinda o sodas. Kasi nga, diba sa in a relation ng pag-aaso, kailangan nila ng mga meat. Meron mga nagahanap niyan. So, may nakita rin ako mga nagpo-post noon. Sakto naman, meron ako makukuhaan ng mga bulky na ng mga meat. So, yun. Pinasok ko yun doon. Okay naman, maganda rin sa una. Pero, syempre, kasigsagan ng pandemic noon, 2001. Ayan, kasigsagan ng pandemic, grabe. Sobrang hirap lumabas noon, lahat ng papasokin kong village. Halos hindi ka na makapasok talaga. Aantayin mo yung, syempre, layo pa ng pinakabahay doon sa gate, no? So, wala, mahirap. Kaya nangyari, yung ending, na-stop. Ayan. Sa pag-aaso, totoo naman, meron dyan pera kung gagalingan mo, kung masisipagan mo silang alagaan. Kasi hindi naman sa pagkakaila, dyan ko nabili yung motor ko. So yun no, kung bibigyan mo ng effort talaga lahat, todo mo na pagka nag-alaga ka nyan. Kasi mahal mo yung ginagawa mo eh. Diba? Although kailangan mo i-correct yung mga aso mo pag makukulit, nagngangat-ngat, o kung ano-ano. Kaya ano, be responsible kapag may alaga ka na. Kasi kung yun, gaya nyan, kala mo, pakain ka lang. Pakain, linis pupo, lalaro eh. Hindi ganun mga chong ha. Hindi doon natatapos yun. Tapos ibibreed mo na, pera na, hindi ganun. Sobrang very wrong yung mga ganung mindset dyan. Ang totoo, parang bata yan sa umpisa, tuturuan mo yan. Diba kapag may mga anak tayo, pinag-aaral natin, ine-educate natin sa mga ayaw mo mangyari sa kanya, nanadaanan mo na sa buhay mo, tinuturo mo sa kanya yon para huwag siya mapunta doon. Sa aso naman ganun din, hindi nakakalayo kasi kailangan mo siyang i-socialize para hindi siya praning, hindi siya yung may makita lang ng ibang aso, may makita lang ng ibang tao. Sa loob ng gate nyo, pwede pa siguro natahulan nila pagpasok ng tao kasi first time nila makikita, pwede may tahol na ganun eh. Pero ang mga bully kasi talagang built na sa nila yung napaka-amo. Pwede sila manakaw anytime. So yun no. Pwedeng ganun. May mga ganun mangyayari. Pero pagka naturuan mo kasi yan, mga basic obedience na tinatawag. Yung ayun na, na-educate mo sila. Parang bata, naturuan mo, naaaral sila. Hindi na yung magpapasaway mga chong, promise. Hindi yan magpapasaway. Pag nilabas mo yan, kung may gagawin man siyang hindi mo gusto, pag kinorek mo siya agad, makikinig yan. Pag siya mo, sit lang yan. Hindi yan may paggulo-gulo kung saan-saan. So, yun yung kinaganda kapag kapag well-trained yung aso mo, no? Hindi naman sinasabing gagawin mo na siyang guard dog na pag may siya, bite! O kaya, mag-advanced training. protection training ba yun? Personal protection ganun, mga kebabu, kemarush. So yun no. Ang haba na pala na nilakad natin. So ang pinaka-aral dyan mga chong, dito patungkol dito sa kinukwento ko sa inyo, yun nga, masaya, napakasaya mag-alaga ng aso. Kung gusto mo yung ginagawa mo, diba? Yun, na-explain ko naman sa inyo, kahit saang company ka pumasok, kahit napakalaki ng sahod yan, dun ka na lang nang dun sa may perang kikitain mo, pero tuwing pasok mo, anong pakiramdam mo? Diba?
sunog na sunog ka. Diba? Hindi ka masaya. Wala dun eh. Wala dun yung puso mo eh. Hindi dun yung talagang gusto mong mangyari sa buhay mo eh. So yun, mas maganda ako. Ewan ko. Kasi sa akin ngayon, gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. Gusto kong, basta, soon, sana mangyari yung mga inisip ko. No? Negosyo lang. Tapos maayos na buhay. Tsaka yun nga, kaya ako ginagawa rin to. Lagi ang dumadaan sa UP, pumupunta. Alam mo yun, para mabawas-bawasan yung kasi dati ano, naging ano ako mga chong. Alam mo yung alcoholic ka, pag-gising mo ng umaga, yung mga gano'n. Sa unang ginawa kong video, makikita nyo doon. Kwento ko doon na yun nga yung mga bawat nangyayari sa akin. Kasi wala na yung ang isip mo nandoon na lang lagi sa barkada, sa alak, yung mga ganon. Siguro nga mga chong, kung hindi ganon yung naging bisyo ko, pucha, siguro kung ang naging bisyo ko ay mas malalim pa, baka wala na. Diba? Kaso thankful pa rin tayo kasi kahit pa paano naging alcoholic lang tayo, tapos yun nga, lumirecover ka, ano. Masarap sa pakiramdam mga chong. So yun, kaya lagi ako andito kasi nga yun, gusto kong bawasan yung mga toxic sa katawan ko. No? Meron na akong ano mga chong, magti 3 months na ako na ganito. No? So, paninigarilyo wala na sa akin eh. So yun, ikaw na lang magbabago sa sarili mo. Tapos gawin mo lang kung ano yung pinaka gusto mong gawin. Diba? Yun, the best yun. Pagka ginagawa mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sigurado, magiging maganda yung outcome nun. Diba? Sa lahat ng bagay yun. Sa lahat ng bagay. Hindi lang sa... Kasi syempre, unang-una talaga bago mo gawin yung gusto mong gawin. Siguraduhin mo muna sa sarili mo na tatagal ka dun sa bagay na yun. Namamahalin mo yun. Yun nga, kwento ko nga kanina. Yung mga naga-after lang sa pera patungkol sa pagbibreed ng aso. Bullshit yun, promise mga chong. Hindi ganun kadali yun. Yung kala mo, bukas may anak na yung aso mo, tapos bebenta mo na, pera na. Trial and error dyan mga chong, promise. Dadakot ka ng tae, kaya mo ba yun? Tatagal ka sa ganung ano? Pag nagkasakit, alagaan mo. Every 2 hours, papadede ka. Mga nangyayari, yun eh. Pag nagkasakit yung alaga mo, may pang-vet ka. Kaya mong ipa-hospital. Dapat ready ka dun. Para ka nag-alaga ng bata niyan. Sarili mo ng anak yan. Hindi yan nalalayo dun. So, yun, no. Yung mga makapanood na ito, no. Sa akin lang. Parang ano lang to. Share ko lang experience ko, no. Bago ka pumasok sa pag-breed. Siguraduhin mong may consistency ka. Kumbaga, passion mo talaga yon, mahal mo. Hindi yung napilitan ka dahil sa pera. Hindi yung papasok ka sa isang company na malaki sahod, tapos doon kala mo tatagal ka. Hindi, mga chong, never mangyayari yon. Dahil pag di ka masaya sa ginagawa mo, X ka na sa akin, X ka na sa akin, pre, ganun yon. Hanapin mo kung saan ka masaya, mga chong. Haba ng kwentuhan, nakadalawang ikot na ata, ay. Naka isang ikot na ako dun, tapos dito dalawa na. Ay, isa pa rin pala. Sarap no? Medyo gutom na ako mga chong. Pero, okay naman. Maganda pa naman yung ano ng araw. Hindi pa siya ganun kapotok. Although, mainit na rin. Babalik na ako dun sa parking natin. Ay, parking natin? Nabili mo? So, yun, no? Tips lang yun, mga chong. Sobrang laking tips nung binigay ko sa inyo. Sana, pagka medyo nakalimot kayo, balikan nyo yung video na ginawa ko. Yun, kaya naging Motodog yung pangalan ng ating channel ay hili kasi natin yan, mga chong. Passion natin yan. No? So, unang-una kasi ako nagkamotor noon, way back 2005. Si Lifan 110cc. So, yun pa yung mga uso dati noon. Kasabay noon, XRM. Hanggang sa lubas yung Honda Wave. Tapos 2005-06, lumabas na yung Raider na yan, yung Gen 1. Siya yung pinaka ano yun. Pero bago yun, meron na talagang Raider 125, no? Siya yung pinaka lolo sa lahat.
So ibang usapan na 'yung mga joke, 'di natin pasukin 'yan. Nakakwento ko lang, no. So motodog kasi dahil doon, mahilig sa motor tapos aso. Tapos 'yun nga. Napakasarap sa nature, mga chong, 'yung tunog ng ibon. Ayan, ganyan, imagine niyo na lang 'yan. 'Di ba? Kasi doon sa lugar namin, squatter, mga chong, eh. So toxic, promise. Ay. Nung bata ako, pag nakakita ako ng mga subdivision talaga na tahimik, yun, nasa loob lang ng bahay yung mga tao, sabi ko, ang boring ng buhay na ito, mga to. Walang kaano-ano. Pero hindi, mga chong. Tahimik sila, pero sila yung, alam mo yon, kalmado sa lugar. Eh, ikaw, pag nasa squatter ka, mga chong, nako. Andyan yung may magkapit bahay mong sisigaw. May kaaway, naghahabulan ng kung ano-ano, nagbabatuan ng bote. So, napaka-toxic ng paligid mo. Tapos, syempre, soon, magkakapamilya ka, maa-adapt ng mga bata. Wala na. So, hindi naman nilalag ko yung mga squatter, ganun na. Pero, nasa squatter din ako eh. Nakikita ko yung realidad eh. So, yung mga chong, no, garahin na tayo. Punta tayo sa service natin. Medyo pagod na rin tayo. Although ang sarap pa nung araw, kaso nga lang mainit na, tapos medyo gutom na rin ako. So yun, mga chong, sana nakatulong yung ano, yung shiner ko sa inyo, yung pinagkukuda, yung mga pinagkukuda ko sa inyo, sana ano. Sana makatulong, no, kasi hindi talaga biro, promise. Ay, makukuha mo lang yung sukli ng ginawa mo sa kanila kapag ginawa mo yung tama para sa kanila. Sa lahat ng bagay, mga chong, i-apply nyo yun. Kasi ako rin naman, hindi naman sa lahat ng bagay eh. Andyan tayo sa tagumpay na tinatawag. Gulong ang buhay, mga chong. Taas baba lang tayo. Taas baba, taas baba. Wala nang iba. Taas baba lang. So, yun. Kahit na taas baba, kung hindi ka nakakaano sa kapwa, alam mo yun, nakakapaminsala, nakakaperwisyo, nakagawa ng hindi ka dapat-dapat, no? Huh! Hingal tayo, mga chong, hingal tayo malalim muna. Ganda rito, mga chong, ayun, may mga nagka-camping-camping dito. Ngayon, nakakailang lang kasing kulan yung iba eh, kasi syempre family yan. So privacy nila, no? Makain sila. Pangit naman, video-videoan mo ng ganun, no? Pero may mga nagpipiknik dun sa gilid. So, yun, ang sarap. Pinawisan na tayo ng ano, no? Pinawisan tayo ng maganda-gandang pawis dun, no? Woo! Ay, ang haba ng kwento ko sa inyo, mga chong. Ilang minuto yun? 27 minutes na rito sa cellphone ko, no? So, hindi ko alam kung papanoorin nyo to ng dire-diretso. Bahala na kayo. Ito, hindi ko alam kung edit ko pa to. Kasi inside sa ulo mag-edit, lalo na pag mahina yung memory ng cellphone mo. Hindi mo siya makat ng maayos, lalo pag nasa GoPro pa yung gamit ko. Na-transfer sa cellphone, tapos doon ka mag-edit kasi doon yung editor ko sa cellphone mo. So, ayun. Pahirapan talaga. Hindi, ano. Hindi gaya yung iba, may laptop, computer, di ba? Tapos B, memory record, ayan, reader, card reader, so yun, madali lang. Eh, hindi tayo marunong nun, mga chong eh. Ang alam lang natin sa computer, maglaro eh. Maglaro, tapos, ayun na, mang stock. Mang stock ang putik, you know. So yun nga. Tayo lang konti, mga chong, tapos, chill na tayo, sibat na tayo. Ano pa ba mga nakalimutan kong sabihin patungkol dun sa main ng kwentuhan natin, no? Sa pagbibreed, no? Oh, yun nga, no? Bago ka din mag-start na bumili, syempre, kunyari, gagastos ka lang din naman, may pera ka lang din naman, pag-alala mo mabuti muna yung breed at kung ano yung nababagay sa yung aso. So, yun yung punto dun, no? Bago ka gumastos, magiging fit ba sa'yo yung partner mo? Kasi magiging partner mo yan, magiging body mo yan. Kunyari, gaya sa akin, may ugali talaga akong outdoor ako. So, bago ako matutong mag-inom, bago ako magpakalulong sa pag-aalak na yan, eh,
mahilig talaga ako mag-basketball noon. Tsaka nung bata talaga ako. Yun, nakakwento ko nga doon sa unang vlog na ginawa ko patungkol sa ang title kasi nito is Journey to Change Bad Habit, no? So, yun, sa unang-unang ginawang video, no, nakwento ko yan, mga batang 90s yan. Lahat ng mga bata na yan, nakaranas talaga yan ng outdoor na laro. Hindi puro computer maghapon na kahilata, no. So, kumbaga, sa kukumpara mo siya sa panahon ngayon at panahon noon, eh, mas makukulit mga bata, no? Mas matitibay ang resistensya nila, no. Hindi lahat. Siyempre, hindi naman natin, siyempre, may mga pinanganak talagang weak na, yung mahina yung ano. Ganyan yan, may mga ganong bata eh. Mahika o kung ano man. Pero yung panahon namin talaga, ang pinakalaro namin doon, nasa outdoor. Yun nga, Jolen, Shato. Ako kasi nakakawi ang probinsya, kaya lahat ng mga pang-probinsya na laro rin, halos na laro ko rin yan. Tagu-taguan, pag-uwi, palu-paluan, papaluin ka ng magulang mo. Alam mo yun, no? Tapos video karera, no? Yung mga uso dati, so... Ako kasi batang makulit din ako dati talaga. So, akyat ng bubong, kuha ng prutas lang may talim ng iba. So, yun, no. Napakasarap ng ano, napakasarap ng maging bata, no. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Ay. Parang hindi ko alam kung ano yan. Parang poodle na ano yun. No? So, yun, no. Napakasarap lang talagang balik-balikan, no. So, anyway, yung pinagkwentuhan natin patungkol nga sa aso. So, yun yung pinakamain ng tambayan natin ngayon. Yun na. Alam na. Oh, so, paano mga chong? Medyo nag-cool down na ang aking katawan. Patuyot-tuyot na rin konti ang aking pawis. Kasi pangit magmotor pag may pawis-pawis ka, no? So, yun. Gagrind na tayo, uwi na tayo, papakain na tayo ng aso. So, abangan nyo sana mga chong yung training ko kay Teya, yung American Bully ko na bunso. 10 months old na siya sa 15. And, meron pa siyang 2 months mahigit para turuan. So, yun, update tayo ng ano niya, update tayo ng... kung ano-anong ginagawa niya sa buhay, no? Kung ano yung natutunan niya sa tinuro ko, no? Ang mahalaga, basic obedience. Sit down, stay, recall. Yan. Pag meron na yung aso mo niyan, hindi na yan masyadong pasaway. So, yun lang. Yun nga pala mga chong, salamat, no? Salamat, no? Sana may natutunan talaga kayo, no? Hindi to kwentong barbero. Nangyayari talaga to. Araw-araw nangyayari sa buhay ko yun, no? Buhay pag-aaso. So, hindi biro, no? So, ano na tayo? Bounce na tayo, mga chong. Next time na lang ulit. Sana nagustuhan nyo yung kwentuhan natin ngayon. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no, mga chong, no? Subukan nyo lang. Wala namang mawawala. Pipindutin nyo lang naman yung subscribe natin, no? Tapos, pindutin nyo rin yung, ano, yung notification bell natin para tuwing nag-upload ako ng mga walang kakwenta-kwentang video, eh, napapanood nyo, no? Mga diponggol. Eh, diponggol. Sige lang mga chong, maraming salamat, ha. Wala lang, masaya lang ako ngayong araw na to, no? Na-share ko lang yung mga gusto kong i-share, no? Kasi mga ilang araw din ako hindi nakapunta rito, eh. So, bounce, bounce, baby na tayo. Love you guys. Babush.